trabaho. Sabi niya, gusto mo mga, gusto mo mga, sorry. Hi guys, this is Ann. Welcome back to the vlog. So for today's video, I'm gonna share with you my solo living journey dito sa Manila for almost 4 years. Radu, let's get started. So, pumunta ako dito sa Manila is July 16, 2016. So, bali birthday ng mama ko, pumunta ako dito sa Manila. So, dito ako naghanap ng trabaho. Actually, hindi naman agad ako nakahanap ng trabaho eh. After 1 month, saka ako nagkaroon ng trabaho. Alos dati, di ba, nag-a-apply ako. Kahit sabi ko, kahit anong trabaho na sana matanggap ako kahit anong trabaho na papatusin ko. So, sa awa ng Diyos, bago matapos yung August, is nagkaroon ako ng work. So, ayun, nag-start ako ng trabaho. Sa 1 year na pagtatrabaho ko dun sa nandun ako sa ng pinsan ko. Kumbaga, nandun ako sa custody ng pinsan ko. Dun ako sa pinsan ko nakatira ng mag-isang taon din. Tapos, after 1 year, umalis na ako, nag-bed space ako. Sabi ko, magbe-bed space na ako kasi nakakahiya na dito. So, since kaya rin na naman ng sahod kong mag-bed space, why not na yun, magbe-bed space na. So, nag-bed space si ate mo, girl. Nang nagbe-bed space na ako. So, hindi mo maiwasan na ma-short, ganyan, di ba? Na-short. Kahit pa sabihin mong mag-isa ka lang sa Manila. Kasi, siyempre, magbabayad ka ng boarding house, pagkain mo, budget, ganyan-ganyan, papadala pa sa parents ko. So, siyempre, iba talaga yung nandun, nung nasa ano ka ng mother mo, nasa parents, I mean, nandun ka sa ano parents mo. So, pag ano nun, yung pinaka, ang pinaka-struggle lang kasi, yung parang, hindi ka palagi nakakakain na masarap. Hindi palagi totoong pagkain yung kinakain mo. Kasi mas parang, instead na magluto ka, bibili ka na lang ng mga processed food, instant food. So, magubuhay ka na lang sa pancit canton, magubuhay ka na lang sa mga burger, magubuhay ka na, buhay na buhay yung Jollibee sa'yo. Buhay na sobrang yaman na ng Jollibee, ng McDo, lahat ng fast food, buhay na buhay. Na kasi dun ka kumakain, dun yung kumbaga dun ka nakasalalay, dun ka naka-stick na, yes, hindi na ako magluluto, pwede na ako kumbaga. Kasi, ganun din eh. Gagastos ka naman sa pamamalengke. Ganun din. Magluluto ka pa, magpapagod ka pa, maghuhugas pa, ganyan-ganyan. Di, not unlike sa fast food na order ka lang, tapos, ayun, hindi ka na maghuhugas, kakain ka na lang, iwanan mo pa doon. So, parang nagiging practical ka na lang. Pero, which is not good kasi hindi healthy yung pinakain mo, diba? Tapos, siguro 1 year ako doon na nagbe-bed space. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako nagkasakit. And then, yun nga, hindi ako nag... Kasi meron ako parang box. Hindi ko winawala ng pagkain yan before. Gusto ko palaging punuin kasi sabi ko, if ever na dumating man yung time na mawalan ako ng pera, or ma-short ako sa pera, at least may makakain ako. Pwede naman ako maglakad papuntang office, if ever na ganun, na maano yung pera, ganyan. So, ayun, sa awa ng Diyos, hindi naman ako nagkakaganun. I mean, hindi naman ako nagkakaroon talaga, as in talaga, meron naman akong pera. Gumigimik-gimik pa nga. May pang-gimik pa ako before eh. So, ayun, ganun. Tapos, yung struggle lang sa pagiging solo living kasi yung pag namimiss mo yung parents mo, yung parang gusto mo na umuwi, pag na-homesick ka, ang hirap kasi as in talagang mahirap, namimiss mo yung parang gusto mo pag-uwi mo galing trabaho, sabi ko, sorry. Ayun, na pag na-homesick ka, parang hindi sapat yung tawag. Hindi sapat yung tawag sa parents. Mas gusto mo yung may nagluluto sa'yo. Ganyan.
galaw. Alam mo yun. Tawil lang yun. As, ahirap. Kahit pa sabihin mo, probinsya lang, tsaka Manila. Kasi malayo din yung biyahe. Malayo din yung biyahe sa amin. Malayo din yung biyahe. Mas maganda pa nga yung sabi natin biyahe hanggang Singapore, 2 hours lang eh. Not unlike sa amin, umaabot siya ng 20 hours. Mga ganun, 18 to 20. Maximum na 20 hours. Tapos, ayun, na parang gusto mo pag-uwi, may kakainin ka din, ang nahilog ng mother mo, ganyan. So, ayun, after kong mag-bed space, kumuha kami ng bahay ng mga friend ko. So, sama-sama kami sa bahay. Pero yung mga friend ko na yun, is kasama ko lang din doon sa dorm ng mga babae. Kasi, naka-dorm ako ng mga babae before. So, kasama ko rin sila doon sa nag-dorm, sa pag-dorm. Tapos, sabi ko, tara, kuha tayo ng bahay. Para ano, kuha tayo ng bahay. Para, kasi parang ganun din yung ano eh, ganun din yung gastos. Parang, alam mo yun, yung parang, magdadagdag ka lang ng very, very light na ano, additional doon sa binabayad mo sa pagbe-bed space. So, ayun, kumuha kami ng bahay. Siguro, mga 4 months pa lang kami doon. Ay, wala! 2 months pa lang kami doon. Nagkasakit si ate mo, girl. Nagkaroon ako ng cox. Hindi ko alam. Or, hindi ko naman sinisisi na porket doon ako nakateres, nagka-cox ako. Hindi, siguro dahil na rin mahilig ako sa party. Mahilig ako sa party. Umiinom ako palagi. As in, before, sa isang buwan, 3 beses ako nagpa-party-party. Ganun. Dati. Oo. Kaya, maganda rin yung solo kasi parang wala rin sa yung nagbabawal. Parang ganun. Parang, sarili mo lang. Ikaw lang mismo ang ano sa sarili mo. Tapos, after nun, alam mo bang nabubuhay din, buhay na buhay din ang 7-Eleven sa akin. Kasi yun nga, na, sa pagiging solong, nakakataman magluto. Magluto, ikaw lang yung kakain. O ano, ano pang masaya, no? Diyos ko, ikaw na lang mag-isa kumakain. Tapos, after nun, hindi na ako parating nagluluto nun. Kasi, ako lang din naman mag-isa. Then, although may kasama naman ako, pero hindi naman kasi kami talagang sabay-sabay. Nagkikita-kita kami sa bahay, pero hindi kami sabay-sabay kumakain. So, nagkakasabay lang kami minsan lang. Pag once na gusto lang namin magsabay, or nauna siya umuwi, nauna ako umuwi, minsan nauwi naman siya, tulog na ako, ganun. Tapos, pagkatapos nun, ngayon 2019, mga August, nagkaroon ako ng boyfriend. So, ngayon, magkasama na kami. So, living na kami. And then, masasabi ko rin naman na masaya naman ng buhay. Which is, nakaka-survive naman. Tip lang sa lahat ng nandito sa Manila or whatsoever, kahit saan ka manglupalop ng mundo nandun. Kahit mag-isa ka, labanan mo yung homesick. And then, wag ka magpapadaig dyan. Wag ka magpapadaig sa anxiety. Tip and then life hack sa that. Magtipid ka. Magtipid. Yun lang. At yun lang. Wag kang mawawala ng pag-asa. Wag kang magpapadaig sa mga kalungkutan kung gusto mo namang maging maganda yung buhay. Kasi ikaw lang mag-isa eh. Labanan mo, masasanay ka rin. Pero talagang wala kang laban sa homesick eh. So guys, that's all. Sana hindi ko kayo napaiyak. Kasi ako umiyak. So, mahal na mahal ko kayo. Thank you. And then, don't forget to subscribe, like, share to your friends. And see you on my next vlog. Bye!